So yun mga kagre, kung napapansin natin yung ugat niya, ito yung develop ng kanyang ugat. So ayun, napakaganda. Ito na yung kinabit natin na rootstock. Magtitreat ng abono. So yun, tatanim na natin. So ayan, magandang umaga mga kagre. So dito na naaman tayo sa umagang kay ganda kasi medyo maganda yung panahon. So activity natin ngayon mga kagre ay haharbisin na natin itong ating mga ginagawa. So kung maalala nyo dati mga kagre, so na-upload na natin to. So lagay ko lang yung link sa baba kung paano natin to ginawa. Kasi ito yung pinaranjik natin. So una, nakapagpabunga na tayo just in 6 months lang. So ibig sabihin, tinuloy-tuloy natin yung ganitong technology. Para naman may share namin kung paano tayo makapagtanim sa area na kahit maliit na area ay makapagtanim tayo ng marami at saka hindi siya tataas. So ito yung mga pamaraan natin na ginagawa. So yun mga kagre, huwag na nating tagalan at umpisahan na kaagad natin. Harbisin natin to at itatanim na natin doon sa pagtatamna niya. So direct na natin siya sa soil, hindi na natin siya idaan sa bag kasi nung nakaraan dinaan pa natin siya sa poly bag. So ngayon direct na natin siya itanim. So ayan, kasama ko si Rani. Ayan mga kagre, yung una natin mga na-harvest eh. Hi guys, may mga panauhin tayo si Kuya Greg. Napaka-gwapo. Shoutout ka Kuya Greg. Batiin mo yung ano mo. Sino mo batiin? Sige, magandang umaga po sa inyong lahat. No, si magandang Halimbawa. Magandang halimbawa pag naitanim. Oh. At makikita nyo kung ano ang magiging ano ito. Ayan. Kaya mga kagre, kailangan matuto tayo dito para hindi na tayo bibili pa ng napakamahal. Oo, ang kagandahan dito kuya ay hindi na siya tatangkad. So oo, makaiwas tayo sa bagyo. Ayun, oh. Pwede ka nang humigang pumitas pag bumunga. So ayan. So ayan na mga kagre, ito na yung mga na-harvest namin. So ayan, oh. Sobrang dami. So tinaiming namin talaga sa panahon na ganito. So tingnan din natin yung iba. Ayan. Bawat puno ito. Yung iba, alanganin pa yan. So, itong mga to, ayos na yan. Dadali na natin doon sa plantation. So itatanim natin direct doon sa lupa. So ayan, yung mga yun. We'll be right back.
kagre. Dito na tayo sa area. So dito na natin 'to itatanim direct. So ayan. So ayan mga kagre, kung napapansin niyo mga kagre, yung gilid niya may mga kamote, sinadya talaga natin 'yan. Kita mo ang labunan ng lupa. So ayan mga kagre, kung napapansin natin yung ugat niya, oh. Ito yung develop ng kanyang ugat. So ayan, napakaganda. Ito na yung kinabit natin na rootstock. So ayan. Kaya tatanim na natin siya direct. Direct na natin. Well, hindi muna tayo magtitreat ng ano. Hindi muna tayo magtitreat ng abono. So ayan. Tatanim na natin. Hindi muna tayo magtreat ng ano kasi sensitive pa yan. No, natural lang muna. So ayan, tatlo na yung tanim natin mga kagre. Ano pa pansin nyo mga kagre, may mga ano tayo, kamote. So ayan, tanim natin. Yan, napakalusog ng ugat niyan eh. Durado yan. Kasi kung markot lang kasi mga kagre, ay hindi tayo ano dun. So kailangan talaga natin lagyan ng dalawang puno or tatlo, depende dun sa sanga. Or dalawang rootstock or tatlo. So makikita natin yung mga kagre sa mga unang upload natin. So ito kasi mga kagre, 6 months ay maganda lang yung pag-alaga natin. Bibigyan na tayo ng bunga. So hindi man ganun kadami, pero mayroon at mayroon. Ang kagandahan dito mga kagre ay safety na safety siya sa mga hangin. Ayan, pakita mo yung ugat. Yan ang develop ng kanya ugat. Ayan. Mamaya mga kagre, at depolyate din natin to. Kailangan natin siyang i-depolyate or bawasan natin yung kanyang dahon para hindi siya madaling ma-dehydrate o hindi siya masyadong matamaan ng hangin or maalog-alog pagka natamaan ng hangin. So ayan na yun. Okay. Napakalusog ng kanyang ugat. Oh. So ayan. Eh, tatanim na yan. So ayan, nakatanim na tayo dun. Oh. Ilang piraso. Hindi lang natin inaalis yung kamuti kasi purpose nga natin dyan kamuti sa gilid niya para sa moisture pagdating ng tag-init. So ayan, tuloy-tuloy namin yan mga kagre, itanim. So ayun, katanim na kami dyan. So ito lahat, itatanim natin ito lahat. Ayan. Kagre, yan na lang natitira. So ito na, tanim na natin. Yan, siyang linya dyan. Ang pagitan nito mga kagre, 3x3 lang. Kasi hindi naman ito lalaki. So yun, nakakalat na yan. So yun. Ito, tinanggalan talaga. Tatanggalan talaga natin ang dahon mamaya. Didepolyate natin yan. Para masigurado siya. So yun, nakaano na siya. So yun, tatanggalan natin ang dahon. So magdidepolyate talaga tayo. So yun ang mga kagre, tuloy-tuloy lang kami sa pagtatanim kasi nga dalawa lang kami ni Rani, so walang magbibideo. So kailangan naming madaliin yung pagtatanim kasi hindi pa masakit yung araw. So yun mga kagre, hanggang dito lang tayo. So pagkatapos namin itanim dito, dipulit. So yun na yun. So update na lang po namin yung magiging resulta nito or development. So update namin palagi. So yun mga kagre, maraming salamat. So yung mga dati natong upload kung paano natin to ginawa, so nandun, iba ay lalagay ko na lang dyan sa description ang yung link. So yun mga kagre, maraming salamat ulit at
magandang araw.